sa'yo. Magandang gabi po sa lahat. Nagbabalik po si Katie. Isang OFW. 11 years na po dito sa South Korea. Ako po ay narito ngayon upang i-share sa inyo ang aking mga nalalaman sa Korean language. Welcome po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga bago pa lang first time po akong nakita. Siya nga po pala, maraming salamat po sa lahat ng bumati sa akin, sa lahat ng mga followers ko. Bumati sa aking kaarawan. Today is my birthday. Birthday po ni Teacher Katie. Maraming salamat sa mga nag-message po sa akin. At sa mga partners ko, sa mga kaibigan, kakilala dito sa Facebook. Share ko po muna itong ating video sa ibang groups para malaman po nila na narito na po si KD. Medyo Teacher KD na late lang po ng 9. Mag-alas 10 na po pala. Pasensya na po kayo. Nung nakaraan ay madalas po napuputol ang ating stream dahil sa aking wifi connection. Pero humihingi po ako sa inyo ng paumanhin kung sakasakaling mangyari po ulit. So hello sa inyo lahat. Hello sa kanila June, Alvaro, Jed Postrero, Ronald, Mary, Sam, Crispin, Marvin, Ramil, Brennan, Jay Walker, JM, Jeremy, Jover. Yan. Sino pa ba sila? Sam. Si Ezra, si Romualdo, si Ramods Enteria, si Rafael, si Mark David Labirinto, si Leo Trinidad. Yan. Meron pa. Sila Rafael. Yan, mga umorder sa akin na si 24/7. By the way, this is brought to you by C24/7 from AIM SWAT Superheroes International. Ang aming team. Share ko po muna sa isa pang video. Pakihanda po ang inyong mga ballpen at papel. Are you ready, mga kapatid? I'm sure na marami po dyan na nag-aabang ng ating programa. Okay. Lalong-lalo na po yung mga nasa Pilipinas. At syempre hindi rin patatalo yung mga nandito sa South Korea. Okay po, marami po dito na kahit na matagal na sila dito sa South Korea ay konti pa lang ang kanilang nalalaman sa salitang Koreano. Okay. And hello to Ma'am Cherry ng Basic Korean Language for Beginners. MacRigor 42-44 po dito sa amin. Kasama yung Tech Bipo. So, isahan po natin. Ang technique po sa Korean language para matuto ka talaga ay kailangan lagi mong naririnig. Kaya po hindi natututo yung marami sa mga Pilipino sa atin. Dahil sa trabaho, marami silang mga Pilipino
halimbawa, 10 sila or sobra pa, 15. Ang dami nila. Tapos araw-araw, sila lang din ang mga magkakasama. Sila lang din ang nagkakausap-usap. So, paano sila matututo mag-Koreano? Kung yung Koreano, may Koreano nga doon, pero saglit lang. Hindi naman gaano nagsasalita, di ba? So, kahit na umabot na ng 5 taon, 10 taon, ganun lang, araw-araw, walang conversation, hindi na pa-practice. Walang natututunan sa salitang Koreano. So, paano halimbawa pag wala ka na sa company mo, okay? Hanap ka ng ibang trabaho, napunta ka sa ibang company. Ayan na, nandyan na ang struggle. May sasabihin sa'yo, hindi mo alam, hindi mo maintindihan, di ba? So, kailangan talaga mag-aral ka ng Koreano. Lalo-lalo na kung gusto mo tumagal dito sa South Korea. Naalala ko, no, ako'y baguhan pa rito sa South Korea. Siguro mga 2 months pa lang ako dito. Pumunta ako sa palengke. Tapos merong ajuma doon. Naalala ko yung sinabi niya na kapag ka ikaw ay marunong magsalita ng Koreano, tonboro, sabi niya, makakagawa ka ng maraming pera dito sa South Korea. Okay, so aralin po natin ang mabuti ang salitang Koreano. Kahit na hindi fluent, kahit na ikaw barok lang, pwede na. Ang importante ay maintindihan mo. Maunawa mo yung sinasabi sa'yo, di ba? Hindi ka nabablanko, hindi ka napapakamot sa ulo, hindi ka tatawag ng kasama, okay, para lang mag-translate sa'yo, di ba? Ikaw na mismo, kaya kailangan, sakripisyo, focus, determinasyon, tiyaga, na mag-aral. Sabihin mo natin, mahirap. Pero, kung gagawin mo mga technique, kagaya halimbawa, itong ginagawa natin, kaya kahit na inuulit-ulit ko, dahil alam ko ito yung paraan para tumanim talaga sa isipan ng bawat isa sa inyo. Yung maririnig mo palagi yung salita, yun eh. Maririnig mo, tapos lagi mong sasambitin, tapos isusulat mo sa iyong notebook, tapos kapag ka nasa loob ka na ng workplace mo, may Koreanong nagsalita, tapos bigla mo na lang may isip, uy, alam ko yun ah, narinig ko yung kay Teacher KD. Teka, nandito yun sa note ko ah. Ano ba yung sinabi nun? Kekote. Ano yung kekote? Alam ko yun eh, narinig ko na yan eh. Tapos chinek mo. Ang ibig sabihin niya tanun, malinis. O tapos chinek mo sa notebook mo, nakita mo, uy, tama, malinis. O diba? Yung meaning pala nun, malinis, tama ako. So, ganon yung proseso ng learning, okay? So, basta tuloy-tuloy lang po. Ako, hindi ko naman akalain na ganito pala, marami pala akong matutunan sa salitang Koreano. Nagsimula lang din ako sa yung paunti-unti, mga kapatid. Paunti-unti lang. Araw-araw, kumbaga ang tawag nila small discipline, everyday. Unti-unti lang. Sa isang araw, 3 words, 4 words, tapos through time, pagkalipas ng 5 buwan, naiipon yun eh. Pagkalipas ng 1 taon, naiipon yun eh. Hindi mo mamamalayan, ang dami mo na palang alam. Ngayon, sabi ko, subukan ko kaya magturo ng mga salitang Koreano sa mga Pilipino. Kasi naaawa ko sa kanila. Marami na papagalitan. Okay? Marami nawawala sa trabaho. Ang pinipili, yung marunong mag-Koreano. Okay? So, subukan ko kaya i-share yun na lamang. Total, naboboring naman ako sa trabaho ko. Ang trabaho ko kasi, nag-aabang lang ako. So, sa pag-aabang lang, yun, naisip ko tuloy na isang araw, dala ko ng notebook, tapos isulat ko yung mga nalalaman ko. Ayan, kaya ito ang outcome. Isinishare ko sa inyo ngayon, itong mga natutunan ko. Araw-araw kasi noon, sa trabaho, kada word na marinig ko sa Koreano, isinusulat ko kagad sa papel. Pumupulot ako ng kung anong papel meron doon. Tapos ballpen, kahit na habang nagtatrabaho ako,
Kapag walang nakatingin na Koreano, isusulat ko kung ano yung narinig ko. Okay? So, kung ganun din ang gagawin ninyo, still, matututo po kayo mga kapatid. Odi kekothe boyo. Saan? Saan? Or saan dito ang mukhang malinis? Sabi niya. Saan dito itsurang malinis? Saan dito mukhang malinis? Sabi niya. May hawak siya dalawa. May lumapit sa akin na Koreano. May hawak siya dalawang sample. Sabi niya sa akin, Odi kekothe boyo. Sabi niya, alin dito? Sabi niya, ang mukhang malinis. Ang mukhang mas malinis. Okay? Ganon din. Para maintindihan mo, para magets mo yung ibig sabihin ng ipinapahiwatig sa inyo ng Koreano. Kung ano yung sinabi niya, ililink mo sa action niya, sa sitwasyon. Okay? Nakuha niya ibig sabihin, ililink mo, i-associate mo doon. Ano kaya ang ibig sabihin mo? Ganito yung kilos niya eh. Baka ang tinutukoy niya, itong hawak niya. Oh, yun. So, ganun, di ba? Ganun naman ang ating pag-iisip. Nag-iisip ng ibig sabihin. Okay? So, kung tama ang iyong naisip, maganda. Pero kung mali ang iyong naisip, yun ang problema. Okay? Kaya dito, nandito tayo ngayon para aralin natin. Odi kekothe boyo. Boyo? Yung nakita. O makita. Okay? From the root word poda. Poda to see. Boyo. Odi kekothe boyo. Alin ang mukhang? Alin ang... Okay. Yung meaning nito, nakita. Pero binabase natin sa action. Okay, sa action. Sabi niya, alin dito sa dalawa ang malinis? Alin dito sa dalawa ang malinis? Pero sabi niya boyo. Kung ita-translate natin, ang ibig sabihin nito is yung nakita. Nakita. Pero yung sentence odi kekothe boyo. Okay? Tapos yung action niya, may hawak siya dalawa. Although, ang ibig sabihin nun, nakita. So, imbis na nakita ang meaning, ang pinaka-appropriate na meaning na i-associate natin ay yung mukhang. Okay? Kung ita-translate natin sa Tagalog. Alin dito yung mukhang malinis? Alin dito yung mas malinis? Alin dito yung itsurang malinis? Okay, so, odi kekothe boyo. Nag-guess niyo po, mga kapatid? Odi kekothe boyo. Kekothe. Pag sabihin kekothe, malinis. Kekothe yo. Oh, kekothe. Malinis. Kedi. Chua. Chari. Kekothe. Chari, yung place mo, malinis. Wow, okay. Koreano, pag nakita nila malinis yung lugar mo, nililinisan mo, yung place mo, kekothe, sasabihin nila, kekothe, chua, ke. Kekothe yo, kekothamnida. Okay? Odi, saan? Okay? So, sulat niyo po yun. Hello to Jonel, Jian, Ruth. Thank you. Shout out sa mga Bisaya sa Korea. Sa tanan ng mga Bisaya diri sa Korea, South Korea. Maayong gabi sa imong tanan. Yan. Gandang gabi po sa inyo lahat. Thank you sa mga bumati sa akin. Happy birthday. Thank you. I'm already 39 years old. Mukha pang bata. Siyempre. Kasi lagi nakasi 24/7. Odia. Diba sabi ko kanina, Odi. Odi saan? Pero yung mga Koreano, minsan mako-confuse ka sa mga sinasabi nila. Marami silang words sa isang
sa isang ano lang, na iisa lang ang meaning. Okay? Halimbawa, sabi, OD. Minsan, maririnig mo naman, Odia? O kaya, Odini? Odichi? Pero ibig sabihin nun, saan? Okay? Minsan, OD. Odia, Odichi, Odimnika, Odisumnika, Odieyo. Pero ibig sabihin nun, saan? Odia, saan ka? Odini, saan ka? Odichi, saan kaya yun? Odichi? May halimbawa, may naghanap na Koreano, may hinahanap siya. Tapos kumakamot sa ulo. Odichi? Odichi? Ibig sabihin nun, sabi niya, saan kaya yun? Saan kaya yun? Okay? Gets niya? Odichi? Odichi? Jogi, chan ha? Maririnig mo sumagot. Koreano, sabi niya, yeah, jogi, chan ha? Ne, ni di chan ha? Di, ni, di, dwi, di, di. Ibig sabihin ng di sa likod. Di. Di chan ha? Nasa likod mo lang. Sabi niya, Odichi? Odichi? Saan kaya yun? Saan kaya yun? Yeah, kogi di, ni di chan ha? Ibig sabihin, nasa likod mo lang. Ah, yogita, yogita, chajatta, chajatta. Ibig sabihin ng chajatta, nahanap ko na. Chajatta. 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 Oh, yogita, yogita. Pag sinabi niya, yogita, ah, nandito lang pala. Sabi niya, yogita. Yogita. Yogita, another term ng yogi iso. Nandito. Nandito lang pala. Yo, o kaya, kung hindi niya sasabihin na yogi iso, sabi niya, yogita. Ah, yogita. Okay? Chajata. Nakita ko na, nahanap ko na. Chajata. O kaya, another term ng chajata is chajaso. Chajasso. Okay? Chajasso. Chajasso. Chajatta. Nahanap ko na. Siya nga pala, minsan tinatamaan ako ng katamaran. Natural lang sa atin yung tinatamaan ng katamaran na ano, buti na lang merong nagme-message sa akin na Teacher KD, ipagpatuloy mo yung ano mo, pagtuturo mo kahit na mayroong mga bashers. O kasi minsan kapag syempre araw-araw nagtatrabaho din ako. Kapag pagkatapos ko ng kumain, diyan tapos nararamdaman ko na yung antok, antokin na ako. Tapos biglang tulad ngayon, medyo parang nagdadalawang isip ako na tuloy ko pa kaya ang pagtuturo ngayong gabi na. O sa isang araw na lang. Okay? Minsan kasi yung pagka-negative natin ng ano eh. 'Di ba? Kahit na may commitment ka, minsan na natatalo ng ano, ng pagod mo, ng stress mo. Okay? So buti na lang meron nagbi-message sa akin. Kayo din, kung halimbawang ano, pansin niyo sa akin na parang uy, alas 9 na. Alas 9:20 na. Wala pa si Teacher KD. Baka tinamad. Okay, so, i-message nyo po ako kapag ganun. Otonggoji? 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 Alin kaya yun? Otonggoji? Alin kaya yun? Otonggoji? Di ba kanina sabi ko, meron naghahanap. Odichi? Odichi? Saan kaya yun? Otonggoji? Otonggoji? Alin kaya rito? Okay. Alin kaya rito? Ah, Igo. Igo, ito pala. Igo. Tongsa. Tongsa, yung kapag ka punta ka sa banyo. Anong gagawin mo sa banyo? Magbabawas. Ayan.
tongsa. Okay? Karamihan dito magkahalo-halo na lang sa mga sulat ko, okay? So kung sino man sa inyo na yung particular sa mga iba-ibang kategori, halimbawa mga gamit, mga places, mga kusina, pagkain, bahala na po kayo, i-arrange niyo na lang po yung ano, yung inyong mga natutunan. Okay? Kasi ito po, kaya po ito na buo itong kasulatan na ito, dahil sa kung ano yung pumapasok sa isip ko ng mga time na yun, sinusulat ko. Okay po. Make do, beer. Okay. Beer. Masyo, umiinom ka ba? Inom ng beer. Medyo masyo. Andyon, jail, safety first. Okay? Safety first. Ori. Pat, duck. Okay? Uri tayo. So, baka. Okay. Baka. So kogi. Karne ng baka. Mul kogi. Okay. Maring isda. Basta meat na nagmumula sa katubigan. Mul is tubig. Okay. Mul kogi mogo. Uri, mul kogi mokcha. Pag sinabing kakain tayo ng mul kogi, ano yun? Baka isda. Kaya, yun, sa mulkogi. Okay? Thank you, Emmanuel, Sir Ricardo. Mulkogi. Adjikto, ibig sabihin na adjikto, until now, adjikto is soyo. Adjikto, isoyo. Hanggang ngayon, meron po. Adjikto, opsoyo. Hanggang ngayon, wala pa po. Adjikto, kidaryo, isoyo. Until now, nagaantay ako. Adjikto, pego payo. Until now, gutom po ako. Adjikto, moria payo. Hanggang ngayon, masakit po ang ulo ko. Adjikto, saranghe. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Okay? Adjikto. So, alam niyo na paano gamitin ang adjikto. Hanggang ngayon. Adjikto. Oje, anhan niya. Oje, anhanya anheso, isa lang po ibig sabihin nun. Oje, kahapon. Anhanya, ibig sabihin hindi mo pa nagawa. Anhanya or anheso. Okay, anheso. Anheso. Oje, anhanya. Oje, anheso. Pareho lang yun. Anhanya, anheso. Ne, anheso yo. Anheso yo. Huwag mong sabihin na anhanya yo. Sabi mo na, anheso yo. Hindi ko pa po nagawa. Kahapon, ne, oje, anheso yo. Oje, anhanya. Hindi, kahapon, hindi mo ba nagawa? Marahil tinutukoy niya kung yung trabaho mo na dapat mong tapusin, hindi mo raw ba nagawa kahapon, sabi niya. Oje, anhan niya.
Oje, an hesso? Ne, an hesso yo. Hindi ko pa po nagawa. Annoro. Annoro. Annoro sa loob. From the root word, ane. Ane, inside. Sa loob. Okay? Annoro. Annoro katajo. Ang sinabi, katajo, dalhin mo. Okay? Pakidala po. Katajo seyo. Pakidala po. Pag sinabi niya, annoro katajo seyo. Pakidala doon sa loob. Okay? Annoro. Annoro. Ang opposite ng annoro? Anong opposite ng annoro, imyubin? Pakuro. Okay? Annoro, pakuro. Ibig sabihin, sa labas. Dalhin mo sa labas. Pakuro, kata, ju, seyo. Ibig sabihin, dalhin mo sa labas. Pag sa loob, annoro, kata, ju, seyo. Geraldo. Okay, yan, si Gerald. Geraldo. Geraldo. Paksu. Annoro, katana. Pag sinabi sa'yo, Geraldo, Geraldo, bakse, annoro katana. Ibig sabihin, sabi niya, Gerald, yung box, dalin mo doon sa loob. Okay. Annoro, annoro katana. Geraldo, bakse, pakoro katana. Ibig sabihin ng pakoro, pak, ibig sabihin ng pak, pake, sa labas. Okay. Pakuro. Ang opposite nito, pakuro. Okay? Are you learning? Mga kapatid? Pakuro sa labas. Annoro sa loob. Okay? Annoro. Mamaya sa nung mga nakaraan, sabi ko, wiro. Wiro sa taas. Mitro. Nung isang araw, sabi, tinuro ko yon. Mitro sa baba. Yuporo sa gilid. Okay. Aporo sa harapan. Dwiro sa likuran. Anoro sa loob. Pakoro sa labas. Kaundero sa gitna. Okay? Memorize nyo po yung mga bagay na yon. Kaundero, anoro, pakoro, yopuro, wiro, mituro. Okay. Ano pa? Yan. Marami yan. Ilan lang yung mga places yun. Okay. Annoro, ibig sabihin sa loob. Pakuro, sa labas. Yopuro, sa gilid. Kaundero, sa gitna. Wiro, sa taas. Mituro, sa ilalim. Okay. Basta, tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-follow dito sa ating program. At mamimemorize nyo rin po yung mga bagay na yan. Miguk. Miguk. Na miguk saram anya. Na Pilipin saram yo. Na hindi po ako Amerikano. Miguk, miguk, migukin saram. Miguk, USA. Migukin, Amerikano. Migukin saram, anyo. Migukin. Migukin, Amerikano. Di po akong migukin. Miguk, USA. Pilipin, Pilipine. Pilipin saram. Sikol. Sikol, probinsya, farm. Okay. Sandali lang, medyo parang tumatagilid itong ano ko eh. 7 ko eh. Inaantok na rin. Yache. Yache, gulay. Kwail, prutas. Kogi. Kogi, karne. Yache,
gulay, kwail, prutas, kogi, karne. Ano ro? Sir, ano exact date summer vacation? Mulayo, di ko po alam summer vacation. Sengson, isda, tak, manok, tuegi, pork, or baboy. Okay? Palhe, or paloro. Okay, gamitin mo paa. Paloro, paahin mo. Okay? Paloro, paloro. Sonoro, kamayin mo. Paloro, tapakan mo or paa gamitin mo. Palhe. Yeah? Gamitin mo paa. Pal, paa. Son, kamay. Sonoro, sonoro. Sonoro, gamitin mo kamay. Paloro, gamitin mo paa. Okay? Koyang. Or koyang. 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 Actually, meron yan H. Pero ginawa ko lang walang H. Para hindi nakakaano. Koyang, ibig sabihin, hometown. Saan ang hometown mo? Koyang OD? Philippine, Philippine, Koyang OD. Koyang, ibig sabihin nun, saan sa Pilipinas ang hometown mo? Manila, yeyo. Manila, alam nyo? Cebu, yeyo. Cebu, Koyang Cebu, yeyo. Taga Cebu po ako, sa Cebu ang aking hometown. Koyang Seoul City. Sa taga Seoul po ako. Okay? Taekbe. Ano yung sabi ng Taekbe? Taekbe yung... Halimbawa, nagpadala ako sa'yo ng C24/7. Taekbe. Ibig sabi ng Taekbe, yung isa-send ko sa'yo. Through post office. Taekbe, tawag doon. Deliver. Paano yung deliver? Paano yung shipment? Ayan. Shipment tekbe. Delivery tekbe. Okay? Pang, are you learning? Are you learning? Nandiyan na si Imyubin. Imyubin, anyong, saan ka po galing, ma'am? Parang wala ka po kanina. Pakuro. Tiyo naga. Pakuro naga. Ayan. Tangyonaji. Tangyonaji. Are you learning? Tangyonaji. Of course. Tangyonaji, of course. Or, Tangyon. 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 Na, sarange? Mahal mo ba ako? Sabi niya, Tangyonaji, of course. Or, Tangyon. And, of course. Itaga, tashi, hanbon. Itaga, tashi, hanbon. Mamaya, ulitin mo, isang beses pa. Hanbon, isang beses. Itaga, mamaya, tashi, ulitin. Mamaya, ulitin, isang beses. Okay? Itaga, mamaya, tashi, ulitin. Hanbon, isang beses. Hello kay Alvin Panganiban ng Laguile mula kay Bunso.
kayo po sa mga bagong tambay dito sa stream na ito. Manjo. 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 Hawakan mo. Manjijima. Yeah. Manjijima. Manjijimara. Manjijimara. Huwag mo hawakan. Manjijima. Huwag mo hawakan. Manjo ba? Manjo ba? Hawakan mo kamay ko. Son manjo ba? Son manjo ba? Bigyan pag sinabi manjo ba? Hawakan mo kamay ko. So, manjo ba? Manjo ba? Hawakan mo. Son manjo ba? Hawakan mo kamay ko. Yogi manjo ba? Yogi manjo ba? Yogi. Okay? Tinutukoy ko dito. Yogi manjo ba? Hawakan mo nga dito. Okay? Manjijima. Manjijima. Huwag mo hawakan. Manjijimara. Manjijimara. Huwag mo hawakan. Sonde jima. Don't touch. Huwag hawakan. Sonde jima. Okay? Manjijimara. Chulgun. Chulgun. Kapag kapapasok ko sa trabaho, chulgun. Tuegun. Pag aalis ka na sa trabaho, tuegun. Pag magta-time in ka, chulgun. Pag mag-out ka, tuegun. Meron akong kasama dito 10 years na. 10 years na, tapos kapag pumapasok siya sa trabaho, ang pinipindot niya, tuegun. Dahil ang pagkakaalam niya, tuegun yung time in. Tapos yung chulgun daw ang out. Okay? So, ang tama po ay chulgun, time in, tuegun ang out. Pala ng football. Nojo. Na late. Okay? Late. Nojo. You're late. Imyubin. You're late. Son. Kamay. Son karak. Daliri. Son karak. Daliri. Pal. Paa. Pal karak. Daliri ng paa. Son karak pa ba? Patingin ng daliri mo. Son pa ba? Pa ba? Pag sinabing pa ba, patingin. Pa ba? Son pa ba? Patingin nga ng kamay mo. Son. Son boyojo. Ipakita mo sa akin ng kamay mo. Son boyo jo or son boyo juseyo. Okay? Olgul boyo jo. Pakita mo sa akin mukha mo. Son. Son. Son apo. Masakit ang kamay ko. Son karak apo. Sakit ang daliri ko. Pal, apo. Pal, apo da. Sakit ang paa ko. Pal karak, tachoso. Yung daliri ko sa paa na nasugatan. Pal karak, tachoso. Tachoso yo. Song karak, tachoso yo. Yung daliri ko nasugatan po. Song karak. Niya, kentsana. Mori, ulo, mori karak, buhok, moja, itong suot ko, moja. Okay? Moja, itong suot ko. Sombrero, any kind of headgear, yun, moja. Moja. Moja, moja su, gumamit ka. Nang
Soja. S. Ibig sabihin use. Gumamit ka. Sujima. Don't use. Mos. Hindi magamit. Okay? Mos. Hindi magamit. Igo mosu yo. Mosu yo. Mosu yo. Ikige. Mosu yo. Ito pong makina na ito. Mosu yo. Hindi magamit. Sujima. Ikige. Ibig sabihin ng kige ay makina. Kige sojima. Huwag mong gamitin itong makina. Computer. Computer. Sojima. Don't use this computer. Handphone. Handphone. Sojima. Okay? Handphone. Sojima. Huwag kang gumamit ng handphone. Su. Suseyo. Please use. Suseyo. Please use. Please gamitin mo. Computer. Suseyo. Gamitin mo po ang computer. Handphone. Suseyo. Gamitin mo po ang handphone. Okay? Suseyo. Suseyo. Okay? Suseyo. Nula. Nagulat. Nula. Nula. O nulera. Nuleso. Nagulat. 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 Nula. Ah, nula. Nagulat daw siya. Nuleso. Nulera. Nagulat. Hello kay RG Esguera mula kay Marvin Velasco. Pangko? Okay, meron po tayo mga 6 minutes. Pangko, butas. Okay. Kumong, ganun din, butas. Halimbawa, yung meron kang bisikleta na flat, yung tire ng bisikleta mo, pangko, tawag doon, pangko. Pangko na soyo. Nakita ng Koreano, oh, ano nangyari sa bisikleta mo? Bakit hindi mo sinasakyan? Sabi mo, pangko na soyo. Sabi mo na naplat po. Pangko na soyo. Okay? Kumong. Butas. Okay? Kumong. Kumong isso. Yung damit ko, kumong isso. May butas yung damit ko. Kumong. Yun, butas. Naganda. Naganda. Aalis. Aalis ako. Naganda. Alis na ako. Aalis ako. Naganda. Naganda. Okay. Nag-away kayo ng girlfriend mo. Nag-LQ kayo. Kaya ng asawa mo. Sabi niya sa'yo, naganda. Aalisan kita. Aalis ako. Okay. Naganda. Jeep. Kanda. Punta ako sa bahay. Uwi na ako. Okay? Naganda or nagayo. Nagayo. So, nagayo. Alis na po ako. Nagayo. Okay? Nagayo. Jeep kanda or jeep kayo. Jeep kayo. Jibe kayo. Uuwi na po ako. Pupunta na po ako sa bahay ko. Jeep means house. Bahay. Pulpione. Hindi komportable. Not, okay? Uncomfortable. Pull pione. Pione. Wala yung pull. Pione lang. Pione. Komportable. Il pione. Pag sinabing il pione, maganda yung trabaho. Komportable yung trabaho. Il. Il. Trabaho. Ibig sabihin ng il, trabaho.
Il Pioni. Comportable yung trabaho. Iroke. Ganito. Ayan, buti tinatulungan tayo ni Imubing. Manduro. Manduro, gumawa ka. Manduro, Juseo. Kimchi. Manduro, Juseo. Please, gumawa ka ng kimchi. Okay. Manduro. Pap, manduro, Juseo. Magsaing ka. Pap, manduro. Okay. Kaya, pang. Pang manduro juseyo. Gawa ka ng tinapay. Okay. Chuyong. Chuyong. Silent. Chuyongi haseyo. Please be silent. Shikro. Maingay. Shikro. Maingay. Okay. Heso? Nagawa mo na ba? Anheso? Hindi mo pa nagawa? Heso? Anheso? Nagawa mo na ba o hindi mo pa nagawa? Heso? Anheso? Ne, heso yo. Ne, anheso yo. Opo, nagawa ko na po. Opo, hindi ko pa po nagawa. Ne, anheso yo. Opo, hindi ko pa po nagawa. Ne, heso yo. Opo, nagawa ko na po. Hajima, wag mong gawin. Hajima. Hajimara. Hajimara. Hajima, wag mong gawin. Magaling talaga si Imubing mag Koreana. Koreana kasi yan. Koreana yan si Imubing. Ilua, halika rito. Ilua ba? Ilua ba? Lumapit ka dito. Ilua ba? KD Ilua. KD, lapit ka. Paliwayo. Paliwayo. Bilisan mo pumunta dito. Paliwa. Paliwa. Bilisan mo pumunta dito. Okay. Yung may mga asawa dyan, Koreano, kung nag-uusap sa telepono, paliwa. Yan. Bilis. Uwi ka na. Paliwa. Bilisan mo pumunta dito. Paliwa. Hago iso. Ito, kanina. Kanina, sa trabaho ko, sabi sa akin ng sadyang, ginawa mo na ba yon? May tinuturo siya kung ginawa ko na ba yon. Sabi ko, hago isoyo. Hago isoyo. Kasalukuyan ko po ginagawa. Okay? Hago isoyo. Pogo. Tingnan. Okay? Pogo. Il. Pogo. Tingnan. Okay. Honja he. Honja he. Gawin mo mag-isa. Hunja he. Okay? Gawin mo mag-isa. Katchi. Together. Magkasama. Katchi. Ano oras po ba tayo nag-start? 9:40? Okay, so meron pa tayong mga 10 minutes, 15 minutes. Chom-chom, chom-chom, chom-chom. Ano yung chom-chom? Yung mga tuldok-tuldok. Chom-chom. Way ire? Way ire? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit nagkakaganyan? No, way ire?
Ikaw, bakit ka nagkakaganyan? We ire. Suddenly, merong nangyayari. We ire. We ire. Narinig mo sa Koreano, we ire. Bakit nagkakaganyan? Bakit ganito? We ire. We ire. Sulago? Sulago? Gagamitin mo? Question mark yan. Question mark. Sulago? Gamitin mo? Halimbawa, ako pumunta ako sa isang department, kukunin ko yung forklift. Okay? Tapos, eh, ginagamit pa yung forklift. Sabi sa akin nung gumagamit sa forklift, sulago? Gagamitin mo itong forklift? Okay? Sulago? Gagamitin mo? Sagot ko, ne. Suyo. Gagamitin ko. Okay. Sulago. Sulago? Question mark. Okay? Sulago? Gagamitin ko. Gagamitin mo? Sulago? Ajuma sulago. Aju si sulago. Aju si sulago. Gagamitin ni Ajushi. Ajuma sulago. Gagamitin ni Ajuma. Okay. Boyojo. Kanina, sinabi ko, son, boyojo. Patingin ng kamay mo. Boyojo. Or boyojo sa'yo. Okay? Sana po ba? Mga numbers kasi yan, kaya nilalaktawan ko. Suyong. Suyong, langoy. Okay? Magsuswimming. Ayan, suyong. Swimming. Chumchugi, sayaw. Dancing. Chumchugi, chumchugi he. Chumchugi, sayaw. Okay? Hapkyok. Hapkyok. Yung mga magte-take ng KLT, okay? Pag pumasa kayo, ibig sabihin hapkyok, pumasa, pasado, hapkyok. Ngayon, hapkyok, heso, pumasa po ako. Yung majo, correct. Tano. Tano, ibig sabihin, words. Tush, meaning, ibig sabihin, sajon, dictionary. Tano. Tano, words. Tush, meaning. Tushi mueyo? Ah, anong ibig sabihin nun? Kumbo. Tushi mueyo? Ano ibig sabihin ng kumbo? Okay. Tus. Tus. Ibig sabihin ng tus. Meaning. Okay. Tusin mo yun. Sabi niya, happy. Happy tusin mo yun. Happy. Ano daw ibig sabihin ng happy? Okay. Salamat. Minsan may mga Koreano na gusto rin umalam ng mga salitang Tagalog. Sabi niya, tatanungin ka, ano yung salamat? Sabi niya, salamat mo ya. Kaya, salamat to si mo ya. Salamat. 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 Kumawo yo. Thank you. Okay? Sajon. Dictionary. Tano. Words. Word. Ije? Ah, na ije apa? Na ije?
na EJ apa para bang ngayon ngayon EJ EJ nawayo ngayon lalabas na po EJ nawa EJ nawa ngayon lalabas na. EJ EJ nawa EJ 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 sengkakeyo ngayon iniisip ko EJ 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 pagkupayo EJ pagkupayo ngayon gugutom na ako okay EJ maririnig mo kasi yung EJ 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 ano yung EJ na yun ah yun pala yun okay. Mulay ma okay. Mola from the word word mola morugeso mulayo morumnida hindi ko alam okay. Pero maririnig mo rin sila sasabi nila mulay ma hindi ko alam yung mga imma 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 mula imma mga expression nila yun. Sadari okay? Sadari yung hagdanan na tool okay? Hindi yung hagdanan na stairs okay? Sadari ladder yan ladder sadari ladder okay so medyo napagod na po yata ako last na lang at tayo'y uwi na so huwagi fire extinguisher tashi ulit tashi anhe duteyo hindi na kailangang ulitin. Tashi anhe dute. Sajanim, tashi heyo? Sajanim, ulitin ko ba yung ginawa ko? Sagot niya sa'yo, anya, tashi anhe dute. Tashi anhe dute. Tashi anhe dute. Tashi anhe dute yo. Hindi na kailangang ulitin. Okay? So, merong isang nag-comment sa akin ng nakaraan. Sabi niya, Sir KD, magsalita ka ba? Magsalita ka nga ng diretso na Koreano. Okay, so, magsalita ako ng diretso na Koreano. Sukuago mugun jimjin jadara ta negerora neganoru pionishige harira. Ayan. Alam niyo po ba ibig sabihin no? Imyo bin alam mo ba ibig sabihin no? Sukuago mugun jimjin jadara ta negerora neganoru pionishige harira. Ayan. Actually, ano yun? Sa mga ano yun? Mga religious. Sa Bible daw yun galing. Okay, so maraming salamat po mga kapatid. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na videos. Ako po si KD, Teacher KD, mula dito sa South Korea. I hope na marami po kayo natutunan ngayong gabi. Magkita-kita po tayo sa every Sunday, Tuesday and Thursday, alas 9. Kung ako po ay mali-late, siguro mga 9:30, ganyan. Basta ganun, nasa ganong mga oras ang aking paglalive para sa pagtuturo ng aktwal na mga salitang inyong maririnig sa inyong mga trabaho kapag kayo ay narito sa South Korea. So maraming salamat po sa lahat. God bless at bye-bye!